Hello, what's up? Good afternoon mga katrupa ko dyan, aking mga solid viewers, aking mga solid subscriber, aking mga silent viewers, at higit sa lahat sa aking mga new subscriber. Ayan, welcome na naman po dito sa aking YouTube channel na si VNB Game Farm. So mga katrupa, alam ko kayo po ay laging nakasubaybay dito po sa aking mga ina-upload ng mga video content dahil parami na po tayo mga katropa dahil 8K na po tayo dito po sa ating samahan dito po sa aking YouTube channel. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa inyo at shout out sa lahat, hindi ko na po kayo isa-isahin pa. So hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa, aking mga solid subscriber dyan, aking mga silent viewers, aking mga new subscriber na nandito palaging nakasubaybay aking mga video yung ina-upload, na ang ating video na aking pong isi-share sa inyong lahat mga katrupa ay tungkol po sa stag hardening. So yun mga katrupa, dahil kung makikita natin mga katrupa, nandito po yung ating mga stag sa ating likuran. Ayan po sila. May isa po tayo dyan na tinatanggal dahil siya po yung unang-unang nagbibinata mga katrupa. Kailangan po natin siyang tanggalin, kailangan po natin siyang ihiwalay sa kanyang mga kasama. So, paano ba ang proper stag hardening ng ating mga manok na sila po'y galing sa range or naka free range po ang ating mga stag mga katrupa. So, mga katrupa, ipakita ko po sa inyo ang ating stag at ang kanyang kasama mga katrupa. A few moments later. So yun mga katrupa, gaya na sinabi ko po sa inyo, ayan, andito po yung ating stag na mag 5 months siya ngayong June 21. Kaya po natin siya hinahardening na mga katrupa dahil early maturing po yung ating manok. Ayan, maaga po siyang nagbibinata, kaya kailangan po natin siyang itatransfer na sa ating breeding pen. Ayan, kung kayo dyan mga katrupa, mayroon kayong mga breeding pen, mayroon kayong scratch pen, mayroon kayong flying pen, dyan pwede natin siyang ilagay mga katrupa. At kailangan mga katrupa, samahan po natin siya ng brood hen. So yon, dahil tinanggal po natin siya sa range area na marami po siyang kasama, kaya po sa natin inilipat dahil siya po yung nagbibinata ng una. Kaya sa paglipat natin sa kanya, lagyan pa rin natin siya ng kasama. At iba na ang kanyang kasama mga katrupa. Ayan, chicks na ang kasama niya. So yun, at sa paglipat natin mga katrupa, bago po natin sila pagsamahin ang ating ang stag at ang ating brood hen, atin po siyang bigyan ng multivitamins. Kung ano man yung mga injectable nyo na ginagamit sa inyong pagmamanok dyan na mga extra liver or mga B-complex na mga multivitamins, yun po yung ating ibibigay sa kanya mga katrupa na 0.3 lang po ang ating ibibigay mga katrupa. Yun ang aking paraan, ang aking prosiso para nang sa ganun ang ating stag sa kanyang paglipat ay hindi po mai-stress mga katrupa. Ayan, tingnan nyo mga katrupa, napaka ligalig din niya, parang wala lang, parang hindi lang siya natin inilipat dahil mayroon po siyang kasama. So yun mga katrupa. At sa pagdating mga katrupa ng isang linggo, ayan, atin na po siyang ikokording. Pinaka mataas na po yung dalawang linggo niya dito nakasama po yung brood hen. Pagdating po ng isang linggo o dalawang linggo na alam naman po natin na talagang ang stag natin ay kailangan na po natin siyang ilagay sa cording, atin na po siyang ililipat doon mga katrupa. Ayan siya mga katrupa.
So yun mga katrupa, nakikita naman po nating lahat kung sino po yung kasama ng ating stag na atin pong hinahardening na galing po sa free range area. Yan mga katrupa, isang pong brood hen dahil tinanggal po natin siya sa free range area na marami po siyang kasama. Sa pag-transfer natin sa kanya sa isang breeding pen o sa flying pen o sa scratch pen ay mayroon pa rin siyang kasama mga katrupa. Para po nang sa ganun ay hindi siya maninibago at ganun pa rin ang kanyang pakiramdam, ang kanyang paningin sa mga kapaligiran mga katrupa na hindi po siya mai-stress na mayroon siyang kasama. At doon mga katrupa, mabuo na po ang kanyang pagbibinata mga katrupa. Kaya pagpasinsyahan nyo na ang videong ito na hindi masyadong nakadetermine or naka-specify sa inyong lahat ang aking pag-demo sa inyo, ang aking mga content. Pero nang sa ganun ay mayroon pa rin tayong mapupulot na kunting idea at aral sa content na ito mga katrupa tungkol po sa pag-hardening ng ating mga stag. So, yun mga katrupa. Dahil kailangan talaga natin mga katrupa sa mga edad ng ating manok na 4 months running to 5 months, mayroon po talaga dyan na mag-early maturing. Ayan. Maaga po talaga silang magbibinata mga katrupa. Kaya kailangan po natin talagang tutukan, bantayan, para na sa ganun ay mailipat po natin sa flying pin ang ating stag. So, yun mga katrupa, at ulitin ko, shout out sa lahat ng aking mga solid viewers dyan. Lahat kayo, hindi ko na po kayo isa-isahin pa. So, nais ako nagpapasalamat sa inyo din na andyan kayo palagi na nakasupport. Ulitin ko na naman dito po sa aking YouTube channel na si VNB Him Farm. Na andyan kayo palagi na nakaantabay, nagsishare sa aking mga ina-upload na mga video kuntun. Dahil umaabot na po tayo mga katrupa. Dumadami na po tayo. 8K na po tayo dito sa aking YouTube channel. At habang tayo po'y nagmamanok, tayo po'y naniniwala, tayo po'y naghahanap ng mga idea, paraan kung paano po ang pag-aalaga ng mga manok mga katrupa, ay andito lang ang inyong katrupa na kahit kunting ayan, idea ibahagi ko man lang sa inyong lahat ang aking kaalaman. Hindi man ako eksperto, hindi man ako nagmamagaling, pero ang aking isinishare sa inyo mga katrupa ay ang aking experience lang sa aking pagmamanok. Para nang sa ganon, ang aking experience ay maibahagi ko sa inyo, masishare ko sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga baguhan pa lang na naghahanap ng mga idea at paraan. God bless us all sa ating lahat mga katrupa. Maraming salamat. Bye-bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.